Pambungad na pagbati para sa mga mag-aaral na ikasampung baitang. Maligayang pagdating sa ating new normal na klase. Ako nga pala, si Binibining Queenie Tuan, ang iyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 10. So sa araw na ito, ay pag-uusapan natin o tatalakay natin ang tungkol sa mga isyo sa paggawa. At ang layunin ay natataya ang implikasyon ng iba't ibang suliranin sa paggawa, sa pamumuhay at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. So ang layunin na iyan ang siyang magiging gabay natin sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa araw na ito. Mga isyo sa paggawa. Iskemang subcontracting. Ang iskemang subcontracting ay tumutukoy sa kaayusan sa paggawa kung saan ang kumpanya ay kumukontrata ng isang ahensya o individual na subcontractor upang gawin ang isang trabaho o serbisyo sa isang takdang panahon. 1 milyong overseas Filipino workers o OFW ang lumalabas ng bansa taong taon. Ayon sa pagtataya, umabot na sa 8 milyon ang kabuuang OFW dahil sa kawalan ng oportunidad at marangal na trabaho. Naging patakaran na ang gobyerno ang pagluluwas ng paggawa o labor simula dekada 70. Mabilis na lumaki ang bilang ng Pilipinong nangingibang bayan para magtrabaho. Sa katunayan, ang OFW na ngayon ang tinagurian na bagong bayani dahil sa kitang ipinapasok nito sa bansa na dahilan kung bakit hindi sumasadsad ang ekonomiya kahit pa dumaan ito sa matitinding krisis pampulitika at pang-ekonomiya. Ito rin ang isa sa mahalagang indicator ng papalaking pag-asa ng bansa sa panlabas na sa halip na sa panloob ng mga kondisyon ng patuloy na paggulong ng ekonomiya. Ang trabahong nalilikha lamang sa loob ng bansa taon-taon ay nasa 687,000 ayon sa Philippine Labor Employment Plan o PLEP 2016. Hindi makasasapat kahit ikumpara sa mga bagong pasok na pwersa sa paggawa na umabot mula 1.3 million hanggang 1.5 million. Pinapahiwatig ng ulat ng Labor Force Survey ng PSA 2016, ang underemployment sa bansa ay laganap na mahihirap na rehiyon o sa mga rehiyon na ang pangunahing hanap buhay ay agrikultura. Tinataya na maraming nagtatrabaho na underemployment. Sila ang manggagawa na nangangailangan pa ng karagdagang oras sa pagtatrabaho o dagdag pang hanap buhay o bagong hanap buhay na may mahabang oras ng pagtatrabaho. Sa kasalukuyan, binago ang katawagan sa mga ganitong uri ng manggagawa upang maging katanggap-tanggap sila, gayon din sa mamamayan. Tinatawag ito ngayong home-based entrepreneurship, small business, project contract, business outsourcing, business networking sa mga ahente na siguro ay real estate, pagtitingi ng mga sapatos na signature, damit, food supplements, organic products, load sa cellphone at ibang mga produkto, surplus or imported mula sa mga kapitalistang bansa. Pinalakas at inorganisa rin ang mga chain ng barbecue stand, fishball, kikyam, ice cream at iba pa. Ang tugon ng Pilipinas sa hamon ng globalisasyon sa paggawa ay ang patuloy na pagbubukas ng bansa sa pandaigdigang pamilihan. Dahil dito, nagbago ang mga kakailanganing kasanayan at salik sa produksyon. Inaangkop ang kasalukuyang curriculum para sa demand ng globalist standard na paggawa. At dyan lamang po nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Para sa mga naka-online learning, maraming salamat sa inyong pakikinig. At para naman sa hindi, ay sagutan ninyo ang inyong mga module. Muli, ako, si Binibining Queenie Tuan,
ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Grade 10. Kung meron kayong mga katanungan, maaari niyo akong kontakin sa numerong naka-flash ngayon sa inyong mga screen. At bisitahin niyo rin ang e-learning site natin na gait.com/e-learning. Maraming salamat po.